Ang dugo ay ang buhay. Kaya nga ang mga hospital, dito kinukuha yung test sa ating dugo dahil dito makikita kung gaano nagpe-perform o nagtatrabaho ang ating mga organs. Dahil ang ating dugo, umiikot ito sa kasuluk-suluan ng ating katawan ng 24 oras. At kapag healthy ang dugo, ibig sabihin, healthy ang organs. Ngayon, hindi mo ba naitatanong kung paano gumagawa ng dugo? Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach, Doctor. Napaka-importante po ng dugo sa ating katawan. At siyempre, dahil importante ito, dapat malusog palagi yung ginagawa ng katawan ng dugo. Alam mo bang sa isang patak lang ng dugo, ay meron itong halos 5 million na red blood cells, hindi pa kasama yung white blood cells, na umaabot ng hanggang 70,000. Sa isang patak lang yun, ha? Ngayon, ang isang pime, ang isang adult, ay meron tinatansyang nasa 5 liters ang dugo sa ating katawan. So imagine, din yung gano'ng karami, 5 liters. At alam po ba natin na ang dugo ay meron lang buhay ng 90 hanggang 120 days? Kaya ang katawan natin gumagawa ng dugo minuto-minuto. May namamatay na dugo at merong ginagawa ang dugo. Ngayon, nakakasiguro ba tayo na yung ingredients na ginagawa ng dugo ng ating katawan ay tama, sapat? Dahil kung hindi sapat, marami kang magiging problema. At isa na dyan yung magiging anemic ka. Pag kulang yung production ng dugo, kulang yung materials ng dugo, sa paggawa ng dugo, maraming magiging problema yung katawan. Yung blood circulation, marami kang mararamdamang pain, marami kang mararamdamang kung ano-anong symptoms kapag hindi tama o hindi malulusog ang ating dugo. Pero, ano nga ba yung ingredients para makagawa ang katawan ng isang bago at malusog na dugo? Tatlo po ang pinaka-importanteng ingredients ng paggawa ng katawan ng isang malusog na dugo. Folic acid, iron, at B12. Ngayon, saan po na atin nakukuha ang folic acid at iron? So, sa gulay at prutas po natin ito nakukuha. Ngayon, kung hindi ka kumakain ng gulay, malamang hindi makakagawa ng malusog na dugo ang katawan mo. B12, ang isang pinaka-rich na pagkukunan natin ng B12 ay itlog. Tama po. Kailangan, kahit hindi ka nagkakarne, o kailangan diet mo walang karne, dapat meron kang itlog. Ito yung isang reason bakit yung mga vegetarian ay B12 deficiency. Kasi hindi sila kumakain ng meat, especially ng itlog, animal protein. So, importante po yung egg sa ating lifestyle. So, dapat hindi nawawala yan dahil para makagawa ang katawan ng isang malusog na dugo, kailangan yung ingredients na tatlo. So, imagine, kung hindi ka pala kain ng gulay, hindi ka pa kumakain ng itlog, malamang anemic ka. So, kailangan po yun para ang ating katawan ay maganda yung distribution ng nutrition, transport ng oxygen sa katawan, dugo ang gumagawa niyan. So kung hindi malulusog yung dugo mo, yung blood circulation ang apektado at domino effect yan kung ano-ano na mangyari sa katawan. Kaya ugaliin kumain
ng gulay at prutas at ng itlog para healthy ang ating dugo. Doknan po!